Hello mga ka-garden, so for today's video ay mag-picking tayo ng mulberry. Ito kasi sa area namin maraming mulberry and then kahit na ako marami akong tanim ng mulberry. Pero ang gagawin natin ay dito tayo sa aming kapitbahay kukuha kasi sa aming kapitbahay maraming bunga sa akin kasi kunti na lang dahil nga nag-harvest ako, ayun, nag-picking ako and then ginawa kong wine. Ayun, hindi, cham. So ito kukunin natin yung mga itim kasi itong mga itim na ito ay matamis na to pag pula kasi maasim. So ganito lang ka liit, ayan, kababa ang kanilang mulberry, hindi talaga siya mapuno dahil laging pinuputulan to pag wala nang bunga. Ang ginagawa nila ay pinuputulan. So pag pinuputulan mo kasi namumunga siya ulit. So ang mulberry kasi every once a year lang siya namumunga, pero meron siyang paraan para laging may bunga. Ang gagawin mo lang bukod sa i-pruning mo, ayan yung pagkat ng kanyang mga sanga, pwede mo siyang kalbuhin. Ayan, tanggalin yung mga dahon dyan isa-isa, yung as in kalbo na talaga, and then magkaroon kasi yan siya ng panibago namang sanga. Yung sanga naman ay dun yun lalabas ang panibagong bunga. At alam nyo ba, bukod sa bunga na pwedeng gawing gamot, ang kanyang dahon din ay pwede mo ding gawing gamot. Kung meron kang ano dyan, diabetes, alta pression, gawin mo siyang tsaa at ang kanyang tubig ay inumin mo. So syempre kailangan mo ring hugasan ng mabuti and then ilaga. So alam nyo ba, napakarami ditong ano, ibon. Minsan pa nauunahan ako dito, kaya ang ginagawa ko sa morning ako pumupunta na dito kasi pag mga tanghali, pag hapon, kunti na ang makukuha mo. Every morning naman kasi marami siyang ano eh, kasi dahil marami siyang bunga, marami din kang makukuha ang hinog. Pero ang ginagawa ko, naagahan ko talaga kasi pag ayun na nga, pag patanghali ka, hapon na, ayan, kunti na lang makuha mo dahil matamis kasi siya at gustong-gusto ng mga ibon. Bad siya dito sa aking likuran. May maliit siya na ano, na forest. Ay, may monkey dyan. So, next ay ibablog natin yun. Kaso lang, pag lumalabas yung monkey, ang ginagawa ko, tumatakbo ako kasi natatakot ako. So, paano ko siya may ibablog? So, sa likuran namin, ayan, sa harapan namin, makikita mo na yung taal. So, overlooking lang namin yung taal. So, bukod sa mga prutas na nakukuha namin na free lang, pati gulay, makakaano ka pa dito ng sariwang hangin. Kung masipag ka lang talagang magtanim, so may aanihin ka talaga. So, ako naman, kahit hindi ko tanim, inaani ko kasi naman, ganyan lang talaga kami dito nagbibigayan. So, kung sinong meron, ayan. Kung meron naman ako, pang nag-harvest ako ng aking mga gulay, binibigyan ko na, yung kapitbahay namin, yung mga mangga, ayan, binibigyan ko. Ganon din naman sila. Kaya, pag pumupunta ako sa garden nila, pag gusto ko yan, hindi naman sila, ano, hindi naman nila ako dinadamutan. Pag ganyan ka sa kapwa mo, pag hindi ka madamot, so ganun din yan sila sa'yo. Pag manghingi ka, talagang bibigyan ka. So, at ito na nga ay patapos na ako. At tapos na talaga ako. Ayan, gagawin na natin to. Ito, hinugasan ko na at i-blender ko lang to. Kung wala ka namang blender dyan, pwede mo yan siyang ilaga na may kasamang tubig. So, ito, at may kasama yung tubig ha, akin lang itong sasalain dahil kukunin natin yung kanyang tubig at lulutuin. So, kumulo na kagaya nito, so palamigin lang natin to, and then after nyan, pag malamig na siya, pwede mo na siyang lagyan ng dalawang ingredients lang ang nilalagay ko nito, sugar and then yeast. And then pagkatapos, ilagay mo lang siya sa tubig, ay sa ano, sa tawag niyan mga bottle, tapos iimbak mo ng 2 to 3 weeks, then yan, pwede mo na siyang inumin. So safe yan at saka natural pa kasi wala tayong ginagamit na preservative. So bukod pa po sa mulberry, gumagawa din ako ng
Bignay wine, and then sa guyabano hindi ko pa na-try. Santol kaya i-try ko. So mag-search muna ako kung pwede yung santol kasi ang daming santol dito sa amin ngayon. Nasasayang lang. After 3 weeks, ito na nga, pwede na natin tikman ang ating ginawang mulberry wine. So, ilagay lang natin sa wine glass or baso na may kasamang ice. So, yun lang guys.